Isang magandang araw pong muli sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. At pagpalain po kayong muli ng Panginoong Jesus. At ngayon po ay tunghayan natin ang salita niya. At tayo po ay muling magbabasa sa Roma 12. At ganito po ang nakasulat sa salita ng Diyos na ating babasahin sa oras na ito. Roma 12, verse 9. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Asuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita sa umagang ito. Ang mga susunod na mga talata na ating babasahin sa mga susunod na mga araw ay mga talata na nagpapakita ng buhay na binago ni Kristo. Ang mga buhay na dapat meron tayo. Tayo po ay niligtas ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya. Nung tayo ay manalig sa Panginoong Jesus, naranasan po natin ang kaligtasan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang kaligtasan pong ating natamo ay hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, hindi dahil sa tayo ay masipag o mabuting tao, kundi ang kaligtasan ating natamo ay dahil lamang sa habag, biyaya ng Panginoong Jesus, at sa pamagitan ng pananalig sa Panginoong Jesus. Ngayong ikaw ay ligtas na. Ngayong ikaw ay pinatawad. Ngayong ikaw ay naranasan mo ang kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Ilang araw na tayong tinuturuan ng salita ng Diyos kung paano ang pamumuhay ng isang taong niligtas. Ngayon po ay kailangan tayong kakitaan ng bagong buhay. Ang unang-una po na mahalaga na dapat bahagi ng ating buhay ay ang pag-ibig po sa Diyos. Iyon po ang una. Ang una at dakilang utos ay ibigin ng Diyos ng buong puso, lakas, kaluluwa at buong buhay. Yun po ang unang utos. Ngayon po, ang pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At ito rin po ang nakasulat sa talatang ating binasa. Maging tunay ang inyong pag-ibig, asuklaman ng masama at pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Yun po yung sinasabi sa atin, maging tunay ang inyong pag-ibig. Ano po ba nagiging tunay ang ating pag-ibig? Pwede po bang ang pag-ibig ay fake? Oo, pwede pong fake. Yung pakitang tao lamang. O kaya yung pag-ibig na minamahal mo lamang ang tao kasi meron kang benefits na nakukuha sa kanya. Meron siyang para bang yung response lamang ng iyong pag-ibig ay dahil sa may ginagawa siya para sa iyo, may tinutulong siya para sa iyo. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay yung I love you in spite of, sa kabila ng mga bagay-bagay sa iyong buhay, ay mamahalin mo pa rin siya. Kahit matagpuan mo na ganito ang kanyang ugali o ganito siya. Yun po yung sinasabi ng Panginoon na pag-ibig. Yung pag-ibig na katulad ng pag-ibig niya sa atin. Sang agape love. Ang pag-ibig na kaya natin gawin ay conditional. Yan ang pag-ibig ng tao. Pero ang pag-ibig na itinuturo sa atin ngayon ng Panginoon na maging meron tayo ay maging tunay ang iyong pag-ibig. Magiging tunay lamang ating pag-ibig kung kaya nating ibigin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kung naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos na yun tayo hindi tayo katanggap-tanggap, tayo ay makasalanan, marami tayong pagkukulang, pero inibig tayo ng Panginoon kahit ano pa man tayo. Ito yung sabi po sa 1 John 3:18, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Therefore po, ang isang tunay na pag-ibig ay isang pag-ibig na hindi lamang nagsasalitang I love you o kaya I care for you. Kailangan po may kalakip na gawa.
ito na po yung dapat nating isagawa. Sabi, mag-ibigan kayong parang tunay na magkakapatid. Ano po yung pag-iibigan ng tunay na magkapatid? Na kahit ano pang sama ng iyong kapatid, tinatanggap mo pa rin siya. Kahit yung mga, yung kapatid mo ay nakakainis, mamahalin mo pa rin siya kasi kapatid mo siya. Yung para ba ang sinasabi dito, mahalin mo siya na parang meron kang relasyon sa kanya. Yun po. At ang sabi pa rito, pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Yun po yung pagpapakita ng pag-ibig na yung pag-ibig mo, ang sinasabi rito ay yung pagpapahalaga mo sa kapwa ay hindi yung even lang. Ito lang binigay niya, ganito lang din. Pero ang sabi, pahalagahan mo ang iyong kapwa ng higit sa pagpapahalaga na ginawa niya sa iyo. Parang doon ka doon sa point na higit pa sa kayang itulong ng kapwa mo, ang dapat mong itulong din sa kanya. Kasi kung break even lang kayo, walang love. Para bang binayaran mo lang yung ginawa niya. Parang, oh, quits na tayo ha. Pero kapag ka nagmahal ka ng higit pa dun sa ibinigay niyang pagmamahal, yun talaga ay may pag-ibig. Hindi lang yung parang hanggang dito lang, kasi hanggang dito lang ang binigay niya. Para bang ang pag-ibig na itinuturo sa atin ng Panginoon ay higit pa dun sa kaya nating ibigay na pag-ibig na ganap at walang inaantay na kapalit. Yun po ang pag-ibig na tinuturo sa atin. Kung titingnan natin, ano ba yung tunay na pag-ibig? Balik tayo, 1 Corinto, chapter 13. Doon po ay mababasa natin, maaring bibigyan natin yung ibang panahon. Pero alam kong batid nyo na yun. Kaya nga po, ngayong araw na ito, sa ating, ang ating isagawa, ay yung pag-ibig na tunay, yung gumagawa. Ano ba ang pwede kong maisagawa para ipakita ang pag-ibig sa aking kapwa? Doon sa verse 13 ay binanggit po niya, tumulong kayo sa pangangailangan ng inyong mga kapatid. Ibukas ninyo lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Ang pagtulong ay kailangang ganapin. Ang pag-ibig ay hindi lang basta nagsasalita. Ang sabi nga, ang tunay na pag-ibig ay gumagawa. Ano ang pwede mong gawin para sa iyong kapwa? Ano ang pwede mong pagpapakita ng pag-ibig sa iyong kapwa? Our love should be intentional. Hindi yung maisipan lamang natin. Ang paggawa ng mabuti ay intentional. Sabi rin ni Pablo, huwag kayong magsawa sa paggawa ng kabutihan, kundi ipagpatuloy ninyo ang paggawa ng kabutihan. Ang pagtulong sa kapwa ay isang paraan ng pag-ibig. Kaya nga po, yun din ay dapat natin isagawa. Okay? Action point. Misip tayo ng paraan na sa araw na to, maipapakita natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Maybe, meron ka isang katrabaho. Hindi naman kasi palagi na yung action ng pag-ibig ay monetary fund o kaya ay object. Kundi pwede ang action ng pag-ibig ay pagtulong, doing errands, o kaya ready for listening sa gitna ng kanyang mga problema. Or andun ka doon sa point na nandiyan ka para sa kanya, para sa mga pagkakataon na marami siyang pagsubok at problema. Misip po tayo ng love points or action na pagpapakita ng pag-ibig. Either to your partner, friend, or cowork. Siguro, applicable dito yung 5 languages of love. Ang 5 languages of love ay words of affirmation. Giving affirmation of words of good things to others. Isang language of love ay helping, yung gumawa, tumulong in action. Isang language of love ay giving gifts or material things to the person. Then another language of love is appreciation, pagpapasalamat, and giving time pala po. Giving time. 5 bagay po na pwede nating magawa para ipakita ang pagmamahal. Okay po? I-try po natin to.
para po meron tayong application ng ating pagiging taong iniligtas at taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, maraming maraming salamat po sa oras na ito na muli mo kaming pinaalalahanan bilang mga taong iniligtas na ipahayag ang iyong pag-ibig sa aming kapwa. Lord, tulungan mo kami maging tunay ang aming pag-ibig, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na ibigin ang aming kapwa gaya ng pagmamahal namin sa aming mga sarili. Tulungan mo kaming pahalagahan sila ng higit pa sa pagpapahalaga nila sa amin. Lord God, salamat po. Hindi po namin ito magagawa, Panginoon, kung wala ang iyong pag-ibig sa aming puso. Gamitin mo ang aming buhay para sa araw na ito na ipakita ang iyong pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin sa iyong pangalan. Amen. Sige po, isagawa po natin ang buhay na may pag-ibig. At balikan po natin yung message. Tapos po, maaalala po natin, ano nga ba yung gagawin ko? I could do some things na pagpapahayag ng aking pag-ibig sa aking kapwa, katrabaho, kasama sa bahay, sa aking anak, sa aking asawa. Gawin po natin ang pag-ibig na ito na sinasabi ng Panginoon, maging tunay ang inyong pag-ibig. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you tomorrow. And join me again in our daily walking with Jesus to eternity. God bless you.